2010, dalawang araw bago ang undas. Isang gabing umuulan. Hindi naman kumukulog o kumikidlat, pero walang kuryente. Batuma lang bisita sa resort kung saan ako nagtatrabaho. Kaya sa laki ng main hotel, parang mansyon na rin maituturing sa gitna ng may kataasang burol at pinaliligira ng mga bundok. Unang tapa ko pa lang noon, gusto ko na agad ang lugar. Tahimik, parang ideal place kung saan pwede kang pahila-hilata na lang maghapon. Wala akong alam sa istorya ng kababalaghan na meron ng naturang resort. Kaya kahit saang kwarto ay pwede kong matulog. Kagaya ng gabing yun, nasa gitnang bahagi na ako ng hagdanan, papanik sa second floor ng up and down type na resort. Hawak ang kandila. Kasunod ang isa pang lalaking kasamahan namin. Nang bigla na lang may batang nagtatakbo papasok sa isang kwarto, malapit sa paanan ng hagdan. Dahil nag-day off ako bago ang araw na yon, hindi ako aware kung may dumating bang bisita. Kaya ipinagpalagay kong may bisita pala kami. Pero nang tanungin ko ang kasama ko kung sino ang nakabilit sa kwarto, sa paanan ng hagdan, wala naman daw. Nagtaka ako. Kaya sabi ko, meron akong nakitang bata na nagtatakbo kanina papunta sa kwarto. Iglap, bigla siyang namutla. Yung hakbang niya pababa. Binirahan na rin ang takbo. Ako naman dahil clueless sa istorya pa noon. Nakada sa sapit na raw ang undas. Ay sadyang may nagpaparamdam o kaya nagpapakita roon. Mula white lady hanggang multo. Curious na itinuloy ko ang pagpanik. Kumatok ako sa nakasarang pinto. Walang sumagot. Binuksan ko na tuloy. Wala namang tao. Saka ko nakita ang anino sa pader. Akala ko anino ko. Pero nag-double take ako. Kasi nasa harap ko ang kandila. Kaya dapat nasa likod ko ang anino ko, di ba? Pagkaalala ko sa naging ekspresyon kanina ng kasama ko. Doon na nagtayuan ang mga pinong balahibo ko sa bato ko. Bigla kong nahila ang pinto. Sa lakas ng pagkakasara ko, namatay ang kandila. Pero kumaripas ako ng takbo pababa habang nagtititili papuntang staff quarters. Nang gabi ding iyon, tabi-tabi kaming natulog lahat. Tatlong babae at dalawang lalaki. Lalo pa nang malaman ko na ang kinatitirikan ng resort, dati raw pinaglilibingan noong panahon ng Amerikano. Doon ako naging aware. Kaya di na rin ako basta nagpupunta sa itaas ng walang kasama. Ang sumunod uli na encounter ko ay summer ng 2012. Maraming bisita, pero mga day visitor lang. Mga dumadayo para mag-picnic, mamasyal o kaya mag-inquire. May i-hold na kasal sa convention center ng resort in 3 days. Kaya lahat ng sulok ng hotel kailangan ayusin at linisin. Doon kasi tutuloy ang ibang kasama sa entourage. Pagod na pagod ako ng mga time na yon. Kasi ako ang nakatokang mag-set ng lahat ng kwarto. Ayun, inabot ako ng siyam-siyam kasi limited kaming tauhan. Hanggang sa nagpaalam ang mga kasama ko na uuwi sandali. Ako naman, pahilata akong nagpahinga. Sa kama sa kwartong di ko rin alam na paborito palang tambayan daw ng multo. Nakatulog ako para lang mapaiktad nang biglang may yumugyog sa akin. Pero di ko pinansin. Pagod eh, kaya tulog pa ng kaunti. Inaantok na inabot ko ang comforter kasi bigla akong gininaw. Kaunting minuto lang, may umugyog uli sa akin. Akala ko binibiro ako ng isa sa mga kasamahan namin, kaya otomatiko akong napaharap. Bigla, nakita ko ang isang babaeng lumabas ng kwarto. Mahaba ang buhok, puti ang damit, pero parang lumilipad. At ang pintong alam kong inilak ko, nakabukas. Tili na naman ako kasabay ng pagkaripas ko papunta sa beranda at parang magnanakaw na kumunyapit doon pababa ng second floor. Ang ikatlo kong encounter ay Agosto noong taong ding iyon. Naiwan ako. Pero dumating ang isang pamangking babae ng mga nagmamayari sa resort
Na-request niya na samahan ko raw matulog. Ako naman malakas ang loob kapag may kasama. Kaya sumigi ako. Hindi ko alam na habang sarap na sarap ako ng tulog, nakatunghay pala sa aming dalawa ang isang matandang lalaki raw. Nakita raw niya kasi nagising siya sa lamig ng kwarto noon. Kinaumagahan, nagtataka pa ako kung bakit nasa tabi ko siya at nakasiksik. Yun pala, lumipat siya ng kama sa sobrang takot sa nangyari. Ang 4, December, a week before Christmas, 2012 pa rin. Ikwinento naman ito ng magkakakwartong kasama sa Federation of Senior Citizen. Dahil doon sila sa resort nagdaos ng quarterly meeting. Okupado nila ang kwartong tambayan daw ng multo. Hating gabi na yun, pero nakabukas ang ilaw sa beranda. Ang isang lolo, nagising kasi kailangan daw niyang manubig. Pero biglang may kumatok sa pinto sa may beranda. Nagtataka man, binuksan daw niya yun. May matandang babae raw. Sa pag-aakalang kasama nila, walang isip-isip na pinapasok. At ito naman ay nagtuloy sa CR. Paglabas, wala naman daw babaeng pinapasok. Pinagigising bigla ang mga kasama. At sa gitna ng gabi, pinagising din kami. Nag-alsabalutan silang lima. Matapos ang request ng transfer sa ibang kwarto, nang magtanong yung isang kasamahan namin kung bakit, doon na ikwinento ang nangyari. Obviously, aware ang isa sa mga senior citizen tungkol sa mga kwento ng kababalaghang meron ng resort. The last one, ikwinento naman ito ng security guard namin sa resort. Nangyari ito taong 2013 na, before ng management turnover sa resort. Nasa round daw siya gaya ng nakagawian. Hating gabi na rin daw yun. Naglalakad daw siya sa tapat ng kwartong paborito ring tambayan ng multo. Nang biglang may babaeng kumaway raw sa kanya sa may beranda. Being aware sa mga istorya, walang lingon-likod na nagtatakbo raw siya palayo. Ang sumunod matapos yun, nagpamisa ang new management. Pinabasbasa ng buong resort. Pinabago ang kaayusan pati hagdan. Pinalakas ang marketing kaya palagi nang may tao. Pero sa tuwing wala namang tao, may nararamdaman pa raw na tila naglalakad sa itaas. Pero wala nang nagpapakita. Isang gabing maulan noon, year 2009. Pumunta kami ng aking kaibigan na si Barb sa UST Hospital para bisitahin ang pinsan kong nanganak. Bumisita kami sa charity ward at sumilip sa baby na naka-incubator ng mga oras na yon kasi premature siya ng pinanganak. Nalungkot kami noon para kay baby, pati na rin para sa pinsan ko at asawa niya. That time kasi, hindi pa sure kung mabubuhay si baby. But God is always good. Dahil nabigyan ng chance na mabuhay si baby. Alas 10 na kami nang nag-decide na umuwi noon. Mahina na kasi kahit paano ang ulan. Isa lang ang dala naming payong kaya hinintay muna naming humupa ang ulan. Magsishare lang kami sa payong. Ang sabi ni Barb sa akin nung nasa labas na kami. Sa Espanya na tayo dumaan. Sabi ko naman, sige, malapit na nga yun sa dorm. Pero dahil nasa kabilang dulo kami ng UST, nag-decide kami na sa loob na ng school dumaan. Kaya nilakad namin ang kahabaan ng grandstand. Kumapit ako sa braso ni Barbs. Siya naman ang naghawak ng payong kasi mas matangkad siya sa akin. Madilim na nung time na yon. May mga ilaw naman sa school pero malalayo. At sa mismong nilalakaran namin ay madilim. Pero pagdating namin sa Espanya exit, sarado na ang mga gate. Kaya nag-decide kami na sa Pinobal na lang lumabas. Nakalampas naman kami ng Vieto Building. Hanggang sa tumapat kami sa lumang gym ng school. Sa part na yon talaga ay sobrang dilim. Mahaba-haba rin ang kailangan naming lakarin. Hindi naman ako mapaniwalain sa mga kung ano-ano tungkol sa mga paranormal pero nung time na yon kinabahan ako na hindi ko maintindihan. Natakot na ako kasi madilim. Ayan na naman ang imagination ko na nag-iisip na baka kung ano ang maramdaman o makita namin
Baka may bigla na lang kaming makasalubong na entity na hindi dapat nakikita roon. Naniniwala kasi si Barbs na bukas ang third eye niya at simula pa lang daw noong bata siya, eh pinakikitaan na siya o kung minsan ay may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi ako nagpahalata kay Barbs. Ang ginawa ko, nag-inay ako at nag-joke. Gusto ko kasi na nag-uusap kami habang dumadaan doon kasi gusto kong distracted ako. Ayokong mag-isip ng hindi naman totoo kasi matatakot lang ako. Hanggang sabi niya, "Jill, ang daming mata." "Ito na nga ba ang sinasabi ko?" sabi ng utak ko. Nagsimula na si Barbs. Kaya nga ba ayokong kasama siya kapag gabi at madilim eh. "Anong mata?" tanong ko. Nakatungo lang ako at nakatingin sa dinadaanan namin. Ayokong makita ang sinasabi ni Barbs. Ayoko. "Doon sa loob ng gym, nakatingin sa atin. Ang ingay nga nila eh. At saka hindi mo naririnig. May naglalaro kaya?" sabi niya. Gusto kong lingunin si Barbs. Gusto ko kasi makita kung nakangiti siya. Baka kasi ginugood time na naman niya ako. "Barbs ha, tigil-tigilan mo ko. Kunwari sinaway ko na lang siya kahit pabiro. Hindi kasi ako komportable noong oras na yun. Para kasing ramdam ko yung mga matang nakikita niya. Ayoko lang maniwala." So para mawala yung sinasabi niya, nag-joke ulit ako. Pilit akong tumawa para mawala sa isip namin ang nakikita ni Barbs. Hanggang sa napansin kong parang gumagalaw ang payong namin. Napatingala ako. "May humihila sa payong, Jill," sabi ni Barbs. Luminga ako pero walang tao sa tabi namin. Pero patuloy sa paggalaw ang payong namin. At kita ko rin ang pagtatangka ni Barbs na makontrol yun. At ramdam ko rin ang panlalamig ng bato ko nun na parang may kung anong nakatayo sa likuran ko na hindi ko nakikita. Doon na ako napatakbo. Ang nasa isip ko lang noon ay makalayo sa lugar na yun. Lalo pa akong natakot ng paghinto ko at paglingon ko kay Barbs ay nakita kong may taong parang hinihila ang hawak niyang payong. Gayong nang lumingon ako kani-kanina lang ay wala namang tao sa paligid namin. At saka itim na itim yung taong parang nakikipag-agawan ng payong kay Barbs. Parang anino na may buhay. Napamura ako sabay takbo uli. Hindi napansin kung nababasa man ako ng ulan.